Magandang gabi Pilipinas, narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Bahagyang bumilis at lumakas pa ang bagyong 4D habang patuloy na nagbabanta sa Batanes. Alas 4 kaninang hapon, ito po ay namataan sa layong 165 kilometers silangan ng Basco, probinsya ng Batanes. Taglay nito ang hanging aabot sa 215 kilometers per hour at bugsong papalo naman sa 250 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos, yan po ay sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 24 na kilometro kada oras. At dahil nga bahagyang bumilis ang bagyo, maaaring lalapit pa ito sa Batanes mamayang hating gabi o bukas ng umaga bago nga tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Miyerkules ng hapon. At bagamat malayo pa sa kalupaan sa ngayon, asahan na yung katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan sa mga lugar na sakop ng 600 kilometers na diameter o lawak nitong ating binabantayang bagyo. Pinagdodoble ingat naman lalong-lalo na yung mga residente sa mga lugar na nasa may babala ng bagyo laban sa pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Magbabalik pa ang Panahon TV matapos sa isang paalala. Thanks. Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teh? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay. Very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am. Sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! At dahil nga sa epekto ng Typhoon 4D, 10 lugar sa Luzon ang nasa ilalim ng babala ng bagyo. Signal number 4 ang nakataas sa Batanes Group of Islands kung saan bukod sa masungit na panahon, posible ang hanggang 3 metrong taas ng storm surge. Signal number 3 naman ay sa bahagi ng Babuyan Group of Islands. Nasa ilalim ng signal number 2 ang Ilocos Norte, Apayao at Northern Cagayan, habang signal number 1 ay sa natitirang bahagi ng Cagayan, Northern Isabela, Kalinga, Abra at hilagang bahagi ng Ilocos Sur. Samantala, ang Typhoon 4D yung ika-6 na bagyong pumasok sa ating bansa ngayong 2016. At bagamat palabas pa lamang ng ating boundary bukas, ay nagbabadya na itong masundan ng isa pang sama ng panahon. Sa abiso ng pag-asa, huling namataan ang bagyong may international name na malakas, yan po ay sa layong 1,625 kilometers silangan ng Luzon. Taglay nito ang hanging aabot sa 80 kilometers per hour at bugsong nasa 100 kilometers kada oras. Sakaling pumasok dito sa ating boundary bukas, ito po'y bibigyan ng local name na Hener at dahil nga sunod-sunod yung bagyo at nagpapatuloy ang mga pag-ulan, manatiling nakatutok sa mga abiso ng lokal na pamahalaan, Pag-asa at Panahon TV. At yan muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Para sa Panahon TV, ako po si Desserie Dionio. Magandang gabi po sa inyong lahat.